Hello mga sangkay, muli ito ang inyong sangkay Ariel. Ako po muli ay maghahatid sa inyo ng munting kaalaman. Pero kung bago ka lamang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pakihit na rin po ng notification bell. So whenever I have a new video vlog uploaded on my channel, you are always notified. So, in exemption to our construction professional, for example, out to our architects, engineer, foreman, and the highly skilled, alam ko po, alam nyo na ito. Kaya ang nais ko lamang po sa inyo, kung mayroon pa kayong mga karagdagang maitutulong sa ating tutorial na ito, ay maaari lamang po kayong mag-leave ng comment upang matalakay pa natin at mabasa din ng mga gusto pang matuto sa pagbabasa ng metro. Yun po ang topic natin ngayon. Paano ba ang magbasa ng metro? Okay? Na-motivate ako na gawa ng vlog to para ipaliwanag ng wasto kung paano po ang pagbabasa ng metro. Kasi napupuna ako kasi hanggang sa ngayon kasi marami pa rin nalilito. Okay? Lalong-lalo na po yung mga kapatid natin sa nabuhay sa construction, lalong-lalo na po yung ating mga helper, mga peon o yung mga tinatawag nating mga lowly skilled workers. So kinakailangan natin tulungan ito upang umangat ang kanilang skill. Hindi lamang po sa mga construction worker, no? Yung nakikita ko na weakness pa rin ng pagbabasa ng metro. Maging kampo sa ating mga misis ng tahanan, napupuna ako rin kasi lito rin sila kung paano magbasa ng metro. Nang una kasi dalawang sistema pa rin ang umiiral sa ating kalakaran ngayon. Una yung tinatawag na English system at saka yung metric system or standard international. Dito po nakakalito. Alam nyo kung bakit? Ang umiiral ngayon ng mga size o dimension, lalo na po ng mga produkto na mabibili natin sa merkado, ay mix ang dimension or measurement na umiiral. Halimbawa, kung bibili tayo ng produktong kahoy sa ating mga lumber yard o sa ating mga hardware, ang umiiral na sizing ay English system pa rin. Halimbawa, sa kahoy ay 2x2, 2x3, 2x4. Ganon din yung size ng plywood. Ang size ay 4x8. So, English system pa rin ito. Ganon din ang sizing ng mga pako. Halimbawa, yung mga D1, D2, D3. Then, on the other side, halimbawa, pagbibili ka ng mga ceramic tiles, porcelain tiles, iba naman ang sizing doon, metric. May tinatawag tayong 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, di ba? 60x120, yan yung sizing ng mga flooring tiles na available sa mga hardware, saka mga tile center. So, malilito ka ngayon dahil sa kahoy, English system. Sa ceramic tiles, metric system. Ganun eh, sa ating mga misis ng tahanan. For example, pagbibili sila ng cortina, per yarda. So, English system muli yun. Tapos, pagbibili sila ng curtain rod, in meter. So, nakakalito. Now, ang solusyon ay kinakailangan matuto tayong basahin both English system and metric system. Ngayon, nang ituturo ko sa inyo para hindi kayo malito, unahin ko muna kasi medyo critical ay about the English system. Pero bagong lahat, bago yan, dadalhin ko muna kayo sa history, no? Kung paano natin na-enjoy ngayon yung mga standard na way of measuring. Alam naman natin lahat ng bagay ay kinakailangan natin ng panukat. Sinusukat ang distansya,
sinusukat ang timbang, sinusukat ang temperature, sinusukat ang volume. Ngayon, magpo-focus tayo on how to measure distance. Okay? Now, dadalhin ko kayo sa history kung paano nag-umpisa ang pagsusukat. During ancient time, the available measuring tools or equipment na maaaring na ginagawa ng ating mga ninuno ay based on the part ng ating katawan. Okay? Kung anong mayroon, yun ang pinakamabilis na measuring instrument na mayroon ang mga ating ninuno noong araw. Okay? Unang-una na ginagamit nilang pangsukat ay ang number of steps or hakbang. So, halimbawa, ang distansya ng bahay ni Pedro sa bahay ni Juan ay mga 100 hakbang. So, this is the way they measure nung araw. Okay? Then, next is yung length ng dipa. Halimbawa, ang nabili niyang kumot ay 2 dipa ang lapad. Or ang kanilang kulambo ay 2 dipa ang haba. Ang nagawa nilang banig ay 2 dipa ang haba. Ganon sila mag sukat mong araw. Actually, naririnig ko pa ito sa aking mga grandparent nung araw. Okay? Ganito sila magsuka. Then last, na aking example ay dangkal. So ganito rin, no? Actually, nung maliit pa kami, nung mga childhood playmate ko, minsan ginagamit na din namin ito sa pagsusukat ng aming mga laro nung araw, dangkal. So, kung ganito ang sistema ng pagsusukat nung araw, ibig sabihin, malaking problema. You know why? Maaring meron itong inconsistency at saka not accurate. Bakit? Iba-ibang laki ng tao eh. Iba-ibang dipa ko saka dipa ng kalaro ko. Okay? So, let us exaggerate this example. For example, here. Ewan ko kung kilala nyo itong nasa picture. Kinakuha ko sa Google. Pero kilala ko itong mga player na to kasi kapanahonan ko to. Yung pinakamatangkad na player na makikita nyo sa picture ay si Manute Bol. At yung 2 maliit na player, si Magsi Bogs yung nakapula, at saka yung isa naman na maliit ay si Spud Webb. So kung ganito yung kalakaran ng araw na based on the body parts ang kanilang pagsusukat, magkakaproblema lang kasi di hamak na malapad ang dipa ni Magsi Bogs Manute Bol kaysa yung Magsi Bogs, di ba? Ganun din sa hakbang. Di hamak, sigurado, obviously naman, mas malalaki ang hakbang ni Manute Bol kasi kay Magsi Bogs. So, ganito ang sistema ng pagsusukat ng araw. Umiral pa ang ganitong problema ng ang mundo, lalong-lalo na in particular sa Europa, nang ang kalakalan ay masigla. What I mean? Halimbawa, ang kalakal ng Italia ay naibibenta nila sa bansang Pransya. At ang bansang Alemanya, maaaring ang kalakal niya ay naibibenta niya sa bansang Britanya. Okay. Pag nakikipagkalakalan ka, okay, di ba, i-create mo ito or ibabox mo. So, paano ngayon ang kanilang way of measurement? So, magulo ngayon ito. Halimbawa, ang produktong mansanas ng Britanya ay ibabox at ibibenta sa bansang Alemanya. Anong description ng creating packaging? Magulo. So, hindi ito standard. Kaya, ang problema ng ito, ito, mayroon akong nakitang picture kung yung sinaunang trading ng araw, Trugal yung trade. So, ang problema ng ito ay nakarating o hindi lingid sa kaalaman ni King Henry I ng England. Okay? So, this is the available picture that na nakuha ko sa internet. Ito si King Henry I.
Si King Henry I ay nag-issue ng decree, royal decree, na ang sabi niya ay his own feet will be the official foot unit na ginagamit natin ngayon. Okay? So in the 11th century, King Henry I issued the decree that the official one foot is his own feet. So bumili ako sa pinakamalapit na bookstore dito sa Jeddah. Ito, isang ruler ito. So ini-imagine ko kung gaano kalaki ang paa ni King Henry I. Sinukat ko kasi yung aking paa, pumatak lang siya ng mga 9 1/2 inches. So ini-imagine ko malaking tao ito si King Henry I. So no wonder, alam naman natin ang mga Briton ay malalaking tao. Si King Henry I, malamang ito ay kanuno-unuan ng mga royal family na kilala natin ngayon sa Inglaterra, sina Queen Elizabeth, Prince Harry, Prince William. Ito yung kanilang ancestor. Okay? So ganoon nga, yung ini-enjoy natin ngayong one foot, ito ay mula sa paa, haba ng paa ni King Henry I. Okay? So, ang mga susunod na mga video ang makikita nyo ay akin naman ituturo sa inyo kung paano ngayon basahin ang Metro using the English system.